Mga kaibigan, sa araw na ito, maririnig natin ang kwento ng isang engineer na asar sa kanyang kapitbahay. Siya ay si Abner. Hanggat maaari ay sinisikap kong makisama sa isang taong mahirap pakisamahan dahil umiiwas po ako sa gulo. Mahaba ang aking pasensya, subalit mayroon din itong hangganan. Mabait ako, ngunit dumarating din ang pagkakataong nagiging tarantado ako. At hindi ko hahayaang abusuhin ng kahit sino ang aking pagkatao. Chris. Ay, salamat naman. Tumila rin ang ulan. Oo nga. At gaya ng dati, wala pa rin pagbabago. Basang-basa na naman ang gilid ng bahay natin. Sira ulo kasi yung kapitbahay natin. Ayaw niyang ipaayos ang kanilang bubong. Ayan, lahat ng tulo mula sa kanila sa atin bumabagsak. Daddy, mukhang bad trip na naman kayo kay Mang Diego. Saan naman, Abdi? Masanay ka na kasi. Ano ba masanay? Lapipiko na kaya ako, no? Hindi ba, nakita nyo naman, dinaan ko na nga sa diplomasya. Pero ayaw pa rin makinig sa akin. Ay nako, huwag niya akong sasagarin. Dahil kung gago siya, gago rin ako. Dad, ayaan niyo na lang po. Maliit na bagay lang naman ito eh. Huwag niyo na pong gawing big deal. Alam mo, Jovita, anak. Sana naman huwag mo lang ipagtanggol ang hilaw mong biyanan dahil namumuro na siya sa akin. Kausapin mo na lamang siya na masinsina. Eh, yun lang nga eh. Hindi ba? Nakita nyo naman. Alam nyo naman. Ilang beses ko na siyang kinausap ng matino. Nang may naon. Pero wala siyang isang salita. Pinaasa lang niya ako. Kaya kukumprontahin ko na siya. Malinaw naman ang kasunduan natin, di ba? Dalawang beses na tayong pinagharap ni Kapitan. Pero, I'm sorry ha, wala kang isang salita eh. Hindi ka marunong tumupad sa pangako mo. Pasensya ka na, Abner. Wala kasi akong budget na pampaayos ng pagkulang. Ano ka ba naman? Isipin mo, mahigit isang taon na nakalipas. Hindi ka pa rin nakapag-iipon. Eh, hindi naman kalakihan ang magagastos mo. Lalagyan mo lang ng alunod yung bubong ninyo. Di hindi ba? Rin kasi kalakihan ang kinikita ko. Kaya meron akong suggestion. Kunting pabor lang naman ang hihingin ko. Ano yun? Engineer ka naman. Marami ka rin pera. Ano kaya kung ikaw na lang ang magpaayos ng bubong namin? Ayun. Okay ka rin, Diego. Gugulangan mo pa ako? Eh, hindi naman sa ganun, Abner. Wala ako talagang budget eh. Kaya kung ayaw mong ipaayos ang bubong namin, pwede magtiis na lang. Diego, kailan mo ba talaga ipaayos ang bubong natin? Pinapaasa mo lang si Abner. Siya nga po eh, Tay. May nahihiya na po ako kay Jovit at sa parents niya. Ay, anong magagawa ko? Wala akong budget. Kaya daanin mo nilang sa diskarte, Arlene. Ano pong diskarte? Lambingin mo na lang si Jovit. Sabihin mo sa kanyang kumbinsihin niya ang tatay niya. Kaya-kaya naman ni Abner nalagyan ng alulod ang bubong natin. Ano? Grabe naman kayo, Tay. Hindi ko po... Mali. Hindi ganun ka kapalamukha. Grabe naman kayo, Tay. Hindi po ganun kakapal na mukha ako para sabihin yung kay Jovit, no? Oo nga naman, Diego. Hindi ka pa talaga nahihiya? Aba, eh, malay mo balang araw. Maging balain natin siya, tapos kukulangan mo. Aba? No. Maliit na pabor lang yun kung tutuusin. Ano? Siguro naman eh, mapagbibigyan niya tayo. Ano lang pala ito eh, pang... Ano lang pala eh? Ano eh, family problem.
Dad, may sira ba bubo natin? Ano ba pinapaayos mo sa mga taulan mo? Wala akong ipinaayos. Pero meron akong ipinasisira. Ano? Sinisira mo ang bubo natin? Oo. Pinatatanggal ko na yung alulod natin para yung tubig ng ulan na pumapatak sa bubong natin, kinadyego naman tutulo. Ano ba namang katangantaduhan niya pumasok sa ulo mo? May ginago kasi ko ni Diego eh. Kaya gaguhin ko rin siya. Alam mo, Abner, ang ginagaya yung tama at hindi yung mali. Yun nga eh. May kailangan malaman muna niya kung anong mali para ma-realize niya kung anong tama. Ay, naku, Abner. Huwag ka na kumontra, Christy. Dahil kaya ko itong panindigan. Ay, sige. Bahala ka. Oo. Good luck na lang sa'yo. Thank you. Sana nga maging effective yung pagbaguhan mo. Ayun. Kaya pala tinanggal ni Abner ang alulod ng bubong nila. Gusto niyang gumanti sa akin. Sa atin naman bumabagsak ang tulo ng ulan sa bubong nila. Nakawa lang yun sa'yo. Eh, paano si Raulo ka? O ngayon, siguro naman, alam mo na ang permisyong binibigay mo sa kanila. Kaya nga eh. Mas mataas ang bubong nila, pero gumawa siya ng paraan para dito sa atin tumulo ang tubig na galing sa bubong nila. Eh, sinadya niya talaga. Nabibwisit ako sa kanya. Eh, kasalanan mo yan eh. Eh, dapat sa sarili mo ka mabwisit. Ano ka ba? Para si Abner pa ang kinakampihan mo. Sinasabi ko lang sa iyo ang bunga ng pagkakamali mo. Huwag mo siyang sisihin. Dahil bumabalik lang sa iyo ang batong pinukol mo sa kanya. At mukhang mas matulog. Anong pinukol? Huwag mo siyang sisihin. Dahil bumabalik lang sa iyo ang batong ipinukol mo sa kanya. At mas mukhang malaki pa yung bukol mo. Oh. Kaya nga eh. Lugi ang road dahil mas mahaba ang bubong niya. Malaki pa rin ang utang mo kay Jeff. Mas mahaba ang bubong niya. Malaki pa rin ang utang mo, Jeff. Dahil unang ulan pa lang yan. Kaya marami ka pang babayaran. Pero marami ganito. Ganito muna pagkaplano. Pasensya ka na, Arlene. Huh? Hindi ko kasi alam na gagawin nyo ni Daddy. Okay lang yun, Jovip. Hindi ko naman masisisi ang daddy mo dahil si Itay yung unang nagkamali. Oo nga, kaso dapat hindi na lang pinatulan ni daddy ang tatay mo. Kaya nga eh. Nag-aalala na ako. Baka lumaki yung sigalot na namamagitin sa mga magulang natin. Eh, wala naman tayong magagawa eh. Pero sana naman hindi tayo magpa-apekto. Arlene, mahal kita. At sana maging maayos pa rin ang relasyon natin kahit anong mangyari. Mahal din kita. Kaya hindi natin hahayaang sirain ng sigalot nila ang maganda nating samahan. Grabe ang lakas ng ulan. Ang taas na ng baha. Ay, bagyo kasi. Kanina pa po umuulan. At mukhang matatagalan pa bago huminto. Paano po yan? Pataas po ng pataas ang baha. Natatakot na ako. Sana pala lubigas na tayo kanina pa. Meron pang evacuation center. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman siguro matatangay ng baha itong bahay natin. Pag hindi tayo dapat maging kampante. Dahil hindi natin alam kung ano mangyayari. Malakas na na. Nililipad na lang hangin yung bubong natin. Oh, ano? Ay, nililipad na natin lumigas ng landing. Daddy, nag-aalala na po ako kina Arlene. Nabaklas na po ang bubong nila. Pupuntahan ko po sila. Uy, Ostoy, ano ka ba? Dito lang. Daddy, paano ka pa? Siya nga naman, anak. Ay, delikado kung pupunta ka roon. Eh, kapitbahay po natin sila. Kailangan nila ng tulong. Okay. Yung mga sarili muna natin ang dapat nating unahin. Kaya mo sila. Eh, hindi po ako matatahimik hanggat hindi ko natitiyak na nasa lito silang kalagayan. Pero anak, Mami, kami naman ang daddy mo mag-aalala sa iyo. Eh, hanggang hita na ang baha. Oo nga. Baka mapahama ka. Basta,
Pupuntahan ko si Arlene at hindi niyo ako mapipigilan. Ay, salamat. Huminto rin ang ulan. Oo nga, Christy. Maraming salamat, ha? Dahil pinaligas niyo kami dito. Oo nga po. Mabuti na lang, may second floor tong bahay niyo. Kay Jobit kayo magpasalamat. Dahil siya na pumilit na lumikas kayo rito. Eh, kahit na. Maraming salamat pa rin sa inyo. Dahil malaking tulong ang inyong ginawa. Eh, wala pong ano man yun. Ginawa lang po namin kung anong nararapat. Uy, Chico. Ano? Tatahimik ka lang ba dyan? Ay. Hindi ka ba magpapasalamat sa kanila? Eh, hindi ko kasi alam kung anong sasabihin ko. Ano? Pero maraming salamat sa inyo. Pasensya na talaga, Abner, kung hindi ko nagawang ipaayos ang bubong namin. Lalo tuloy nasira. Kaya mas mahihirapan ako magpaayos ngayon. Eh, pasensya ka na rin sa akin sa mga nasabi ko sa iyo noong una. Huwag kalimutan na natin yung balay. At hayaan mo, ha? Ako lang mismo magpapaayos ng ating mga bubong. Salamat, Balay. Maraming salamat. Arlene, Balay nang tawagan nila. Okay. E paano yan? E di tuloy na kasal natin. Sure. Kahit bukas mismo, nakahanda ako magpakasal sa'yo. Balay, pagawa mo na rin yung kwarto nila. Tinupad ko ang aking pangako. Ipinaayos ko ang bahay ni Diego. At makalipas ang anim na buwan ay ikinasal na sina Jobit at Arlene. Kaya yun, naging magbalay kami ni Diego. At awa naman ang Diyos, naging maayos ang aming samahan. Ako po si Abner at ito ang aking buhay. May pagkakataong kailangan pagdaanan ang isang trahedya para maayos ang sigarap natin sa ating kapwa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Julelle Beramine, Jeneline De La Cruz, at June Legazpi sa papel na Abner. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. Sa direksyon, June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.